So, ayan na po. Ating na natin sa dashboard kung dumating na yung 5,000 na kinash in natin. Yun. Ayan na. Dumating na po. Ito. 5,000 peso. Ang BTC is wala. So, tingnan natin yung chart. Dito tayo sa chart. May pinakamababa niya na sa 400. Dito. Halos na sa 445. So, ang gagawin ko, mag-aabang ako dito ng at least 440. Iaabang ko rito. 440. Malay mo, bumaba. Or kaya 442. Tingnan ko nga sa 442. Yun. Abang ako sa 442 siguro. Sige. Book. Pindutin ko lang po yung book. Tapos tingin natin yung mga nakaabang dito. So, nag-aabangan sila ngayon sa... Ito po palang pula. Yan yung... naggustong magbenta. Yun namang green. Yan yung gustong bumili. So makikita natin yung mga gustong magbenta, ang price nila is nasa 451,246. Yung mga gusto namang bumili is nasa 451 lang. Ako, plano kong bumili sa 440 or 442. Titingnan ko ulit yung graph, ang chart. So 440 masyadong malayo, ano? Kahit 442 talaga. Sige, abang ako sa 442. May 5,000 ako. Dito ako sa orders. Ito nga pala, may mga dati akong orders dito kaso mataas nun eh. Kaya medyo kinalimutan ko muna to. Ngayon, wala masyadong magawa. Try ko uling mag-trade. Pag mag-trade nga pala, dapat ang pipiliin mo is yung limit. Kasi pag dito sa market, kung ano yung current, yun na yun. So, ang kailangan pipiliin ko limit kasi mag-aabang ako. Tapos, peso. Dahil uubusin ko yung 5,000 ko, i-click ko lang itong maximum. Yan, makalagay 5,000 pesos. Tapos, dito sa limit, ibig sabihin yan, pwede kang mag-abang. So, ang bentahan ngayon is, magkano dito? Ang bintahan ngayon is pumatak na ng 451. Sabi ko kanina mag-aabang ako dito sa 442. So balik ako dito sa trade. 5,000 yung pera ko. Iaabang ko ngayon ng 442. Babaan ko pa kaya ng konti. 441,500. Okay, 441,500. And then place order lang. Tingnan nyo, yung available balance ko na peso is nawala. Napunta na roon sa total. Tapos, tingnan natin dito yung orders. Ayun. Ito yung sinasabi ko na nasa orders na ako ng 441. Ito mga nakaabang dito, nabili ko kasi siya ng mataas. Nasa 500 pa siya eh. Nagsiset lang ako ng at least 10%. Kagaya niyan, 542. Nabili ko yata dati ng nasa 500,000. Tapos, pag nabili ko ng ganon, inaabang ko siya ng mas mataas. May markup ako na at least 10% kikita. Kagaya nito, 441 ko kung sakaling mabibili ito, kung sakali. 441, ganyan. 441, 500. Kakaroon ako ng markup na at least sa 10% times 1.1. So, iaabang ko siya ng 485,600 or 486, ganun, no? Kahit 485. So, balik tayo dun. Yun, nakaabang na siya. Antayin ko na lang siyang mabili. Yun nga po palang inabang ko dati na 441,500. Hindi siya nabibili. So, ang ginawa ko, ginawa ko siya kasi patumaas na yung market eh, yung bilyan ng Bitcoin. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya, ginawa ko na siyang 460,000. Ayun, na bili siya sa 460,000. Nandito na siya sa field orders. Ngayon, isi-sell ko ulit siya. Iaabang ko naman siya ngayon ng ano pang pinakamataas ditong na-reach niya. Halos 490. So kung nabili ko siya ng 460 times, let's say 8%, 460,000 times 1.08,
496 masyado nang mataas. So for kung sa 490 naman, 490 times divide 460, 6.5% times 5,000. So minus 5,000, pwede may charge na konti siguro yun, mga 20, kikita lang ng 300, pwede na. Rolling ko lang to. So iaabang ko po siya ng 490. Balik tayo dun sa COINSPRO. Okay. Pagbaga abang po pala tayo, punta lang tayo dito sa trade. Tapos, iba mayroon akong Bitcoin. Balik ko pala siya, i-sell ko ulit siya ng peso. So, Bitcoin. Type ko lang, limit. Dapat nasa limit kasi i-set ko yung value eh. So, itong price is 490, sabi ko, di ba? 1, 2, 3. O di ba? Nakalagay nga pala dito. Magiging 5318. Tawin ko kayang 492. Sayang eh. Kasi base dito sa graph, tingnan nyo yung chart ha. Umabot siya ng 490. May kit. Sige, ilalagay ko sa 492. Hindi naman nagmamadali eh. Trade. Balik ako dito. 492,000. So, magiging 5339. Place order ko lang. Order was accepted. So, makikita ko ngayon dito yan sa orders. Open orders, nandito. 492. Actually, marami pa akong mga open orders dyan eh. Nabili ko kasi dati ng mataas kagaya niya, no? May markup ako dyan na 10% eh. May 542. Yan, mga marami pang Bitcoin. No? 542, 545, 532. Ayan yung mga open orders ko. Matagal na yan eh. Naipit. Tinignan mo dito, zero na rin yung Bitcoin ko. Kasi nga, naka-order na siya. So, nag-aantay na lang siyang mabili. Babalikan ko nga po pala yung COINSPRO kasi nag-abang ako nung nakaraan, di ba? So, titingnan ko ngayon kung nabili na siya. Yun, nabili na po siya. Ayan, no? Nasa available na, tsaka sa total 32,900. Yan na po yung total na pera ko. Makikita natin dito yan sa orders, field orders. Yun, nabili na lahat. Ito po yung dati kong inabang. Yan, 492. Bali, ang naging ano niya is 5,339.85. Ang puhunan ko dyan, 5,000, di ba? So, kumita ng minus 8 na charge. So, kumita rin ng 530 plus. Okay? Tapos yung manakaabang ko dati na 532, nabili na rin. 535, 500, 537, 500, 542. Yun. Lahat na pala nabili. Okay. Tingnan natin. Tingnan ko nga yung charge. Maas pa pala siya ng 592. Sayang oh. Naiabang ko lang siya ng yung mga iba, 545 lang. Laki pa sana ng kikitain. Ini, hindi ko kasi nabalikan agad eh. Tapos bumaba uli siya ng 530. 530. Tapos ngayon, ang current niya is 562. Okay. Bali, ang puhunan ko pa nga pala dyan is 27,500. So, tingnan natin. 32,533. Ilan yun? 32,933 minus puhunan ko is 27,500 equals 5,4. So, hindi na masama. Yung 27 ko, kumita ng 5,400. 5,000 divide 27,500 by percentage halos 19.7% ang kinita. So, not bad. Ngayon naman po, ang gagawin ko is iaabang ko naman siya ng buy uli. Kasi peso na uli yung pera ko. Bibili uli ako ng Bitcoin. Kasyo masyado nang mataas ngayon. Ayan, no?
Ang current is 562, pero bumaba siya ng 530,000. Ang ganda ng graph po. Sarap paglaro-laro. Tapos maximum nyo 592. Okay, try uli ako abang ng, sa 500,000. So, limit. Buy. Tama ito. Green. Nakabuy. Tapos, peso. Hindi ko pwedeng ilagay maximum kasi malaki. So, mag-input lang ako dito ng 10,000 lang. 1, 2, 3. Tapos, ang iaabang ko na price is 500,000. Yan yung price na gusto kong bilhin. Kasi nga, ngayon, ang current is 562,000. Pero, nagpakita siya ng ano, bumaba siya ng 530. Baka lang, abang lang ako. Okay? Sana yan. So, 10,000, bibili ako ng Bitcoin sa halagang 500,000. Then, place order lang. Okay na. Nakikita nyo dito, yung natira na lang sa available ko is 22,900. Pero yung total na pera ko pa rin is 32,933 kasi nakaabang nga yung 10,000. Tingnan natin dito sa orders. Yun, may orders na uli ako. 0.02 Bitcoin sa halagang 500,000. Okay. Bali, ang katumbas pala nung ano is 0.02 Bitcoin, yung 10,000 peso. Ito yung mga field orders. Ito naman yung open orders. Okay. Balik ako doon. Kuripot ako eh. Order uli ako ng another 10,000 pero mas mababa. Gawin kong 490,000. 490,000. Okay. Bali, ano ako pag bumili, hindi ko binubulto kasi mahirap. Malay mo, bumaba pa. Hindi, mas maganda. So, nag-order ako ng 490,000. Okay, then place order ulit. Okay, tinanggap na rin. Kita natin dito sa orders. Ayun, dalawa na po yung buy ko. Sa halagang 490,000, yung isa 500,000. Yung natitira, saka na. Titingnan ko muna kung anong kalalagyan ng market. So, ganun lang po. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin na rin ang bell button para updated kayo sa mga susunod kong video.